Haleluya. Birheng Mariyang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Haleluya, 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 haleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, "Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo, at idiniit sa kaniyang bibig." Nang masisip ni Jesus ang alak ay kaniyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kaniyang ulo at nalagot ang kaniyang hininga. Noo'y araw ng paghahanda at ayon ng mga Hudyo na manatili sa krus sa mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapakat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kaniyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang isang araw pagkatapos ng Pentecostes kahapon, ang araw ng simbahan, ang pagsilang ng simbahan. Isang araw mula kahapon, ngayon naman ay ating ipinagdiriwang ang paggunita sa mahal na birhen bilang ina ng sambayanan o ina ng simbahan. Ito ay matagal nang isinasabuhay ng mga unang Kristiyano. Ito ay matagal na nilang inilalagay sa kanilang puso na may isang ina na palagi nilang kasakasama. Kaya dapat lamang na ito ay ating gunitain at ito ay ating i-celebrate o ipagdiwang bilang pasasalamat at bilang paggunita sa kaniyang papel sa kaligtasan ng tao. Kaya ang ating mahal na Santo Papa, Pope Francis, ay ibinilang na ito na bahagi ng ating liturhikal na selebrasyon noong 2018 na magpahanggang ngayon, unang araw pagkatapos ng Pentecostes, ay ating ipagdiriwang ang mahal na ina bilang paggunita sa kaniyang papel, sa kaniyang bahagi, sa kaligtasan ng tao. Eh bakit nga ba? Bakit nga ba natin kailangang ipagdiwang si Maria
bilang ina ng sambayanan o ina ng simbahan. Dahil napakinggan natin sa ating banal na ebanghelyo na inabilin ni Jesus ang minamahal niyang ina sa kanya ring minamahal na alagad na si San Juan. Narito ang iyong anak. At sinabi naman sa alagad, narito ang iyong ina. Paghahabilin na tayo ay mayroong isang ina at mayroong isang pupuntahan pagkatapos na ang anak ay umakyat sa langit at doon naluklok sa kapangyarihan. Ano ang makikita natin sa buhay ni Maria? Kung papaanong ang unang pagbasa ay nagpakilala ng pagsuway ng Diyos, ng tao sa Diyos, ang paghindi niya pakikinig sa sinabi ng Diyos, kaya nagkaroon at pumasok ang kasalanan ng tao. Kung papaanong si Eva ay nagpasailalim sa kapangyarihan ng tukso ng Satanas, naiba, nabalik, nagkaroon ng bagong pag-asa dahil ang kabaliktaran ng pagsuway ay pagsunod na ginawa at ipinakita ng mahal na ina. At bilang miyembro ng simbahan, tayo ay nakatingin sa kanya dahil siya ang kauna-unahang taong nagtagumpay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa katapusan ng kaniyang buhay. Kaya nga po ang Ebanghelyo, naroon sa paanan ng krus si Maria. Ano po ang ibig sabihin nun? Tuturuan tayo ni Maria na tumayo sa gitna ng krus. Tuturuan tayo ni Maria na titigan ang kahirapan upang tayo magkaroon ng lakas na magtagumpay sa gitna ng hamon ng buhay. Pwedeng tumakbo si Maria? Pwede siyang umalis at huwag niyang titigan ang paghihirap na ginagawa sa kaniyang anak. Pero naroon siyang nakatayo, matibay at matapang upang ipakita sa ating lahat na ang pagsubok na yan ay walang magagawa kung ikaw ay nakakapit at nagtitiwala sa Diyos. Isang pagpapatunay ng dahil sa kaniyang katapangan, nagtagumpay ang pagsunod at paggawa ng kabutihan. Ito ang halimbawa natin bilang miyembro ng simbahan. Titingin kay Maria sa gitna ng paghihirap at pagsubok upang tayo'y makatayo at mapagtanggumpayan ang pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Dahil kung tayo'y magtatagumpay, naroon ang korona ng kalangitan. Kaya huwag nating hahayaang mawala sa ating paningin si Maria, ang ina ng Poong Jesus Nazareno. At bilang tayo ay yumayakap sa awa at pag-ibig ng Diyos, yakapin din natin ang landas na nilarakan ni Maria upang tayo ay makarating sa ating tunay na destinasyon, ang kaharian at tahanan ng Diyos. Pagpalain tayo ng Poong may kapal.